Unti-unti nang nauubos ang puno at ang kabuntukan. Unti-unti na rin nasisira ang kagubatan at karagatan. May puno pa kaya makikita ang susunod na henerasyon ng kabataan? Patuloy ba nating iisipin ang sariling kapakanan habang ang mga hayop ay nawawalan na ng tirahan? Palaging sumasagi sa aking isipan kung paano ko masosolusyonan ang climate change na ating naranasan. Ngunit isa lamang akong batang anim ay nakatakulob ang bibig dahil halos lahat sila ayaw makinig. Ngunit hindi hadlang ang pagiging bata kung sa pagtulong sa kalikasan ng ating gawa. Bakit hindi natin simulan ang pagbabago para sa ating bansa? Matuto tayong magtanim ng mga halaman at maglinis ng bakuran ng sagayoy. Makahinga ang ating kalikasan. Bakit hindi natin subukan na sa ating tahanan umpisahan ang pagiging marisiklo at isang mabuting mamamayan? Sa damakmak na basura ang ating kailangan solusyonan na matagal ng isyu ng ating bayan. Dahil sa bundok-bundok na basura, di mo na makilala kung ito pa ba ay ating bayan. Palagi na lang ba tayong makikinabang at hahayaang masira ang kalikasan? Kalikasang tirahan ng mga hayop ang ating pinagkukunan? Mga pinagkukunan ng ating pangangailangan? Mga kailangan na kailanman na lagi nating kailangan? Maaari pa nating mabago ang takbo ng panahon. Kahit sa simpleng pagtapon at pagsegregasyon ng tama ay malaking tulong na iyon. Bakit hindi tayo magtulungan ng sagayoy mabawasan ang problemang hinaharap ng karamihan ngayon? Hindi lang ikaw, hindi lang ako, hindi lang sila. Tayong lahat ang nakararanas nito. Umpisahan natin ang pagbabago at pagiging normal na tao ng sagayoy maabutan ng susunod na henerasyon ng kabataan ng ganda ng Pilipinas. Maraming salamat.